panel, walang prediction, halatang mga takot. Ladies, halatang mga takot, pero feeling ko din pwede tayo mag-predict eh kasi ako sana. Oh, sige, ikaw, oh, sige, sino ka? Think ko Onic got the better draft dito. Oh, okay. Okay. Ay, so ang ganda ng last pick ay dito to counter the Freya. Tutulak lang yung Freya eh kapag ano eh kapag mag pag ultra instinct eh. Oh, sige, ito naman yung sa akin, no. Boboto ako sa Sunsparks. Sige. Historic game, it would be very shifting in the meta talaga. Na-establish ang paglalaro ng Freya kapag nanalo dito ang Sunsparks. Yun yung sa akin. Yeah, I think they depended dito kasi I think Onic PH they went for a very risky type of composition, especially with the pair of Freya and KLBJ's Kimi dito ah. Kasi again, known ng Kimi to just get buffs in the early game and just dominate all throughout and snowball. Pero look at this, ayaw nila payagan. Totoo lang to, learning lesson to. Adjustment coming in from this game number 2 na hindi agad nila basta natapos. Kung gusto mo talaga ng tapos ka agad, Kimi yan. Yan yung classmate mo pagkatapos, pag may exam unang lumalabas. Oo, yan yung magugulat. Tapos agad. Lang, hindi naman nag-review to ha, pero natapos. Mga ganun. Tapos, makakangas pa lumabas. Yeah. Binati ko lahat ng mga estudyante natin ha, tsaka lahat ng mga graduating na na hindi natuloy ang graduation. Yung mga nasa classroom. Sa mga kanya-kanya bahay natin dahil again, sa classroom, bawal lumabas. Yeah. One minute in. Naniniwala ko, babalik tayo sa dati nating buhay. Kapit lang, no? One minute. Ano? Pati yung mga teams natin parang huminga eh, no? Kasi kanina, sundukan eh. Ngayon, ano eh. Ngayon, relax. Chillax eh. One chillax game na talaga kasi. Sundot lang. Walang mga tower dive, alam mo yun, yung mga pang-highlights. Diba? Wala. Ayun nga pala, shoutouts nga pala sa tropang tiba-tiba. Alam niyo. Ay, oo. Hindi na ano, no? Hindi lang YouTube ang tiba-tiba, pati TikTok. Tiba-tiba. Oo. Binabati natin ang lahat ng mga TikTokers na mga ML TikTokers. Salamat. Salamat sa paggamit. Tongs! Tibo na Tongs! TikTok ka, Tong! Matas doon, Tong! Earth's Blood! Kuha ka agad dito against Grid. Yeah, si Iyak, Team Onic PH, they're really prioritizing this show pick off for their composition. Kung mapapansin mo, first pick nila to lagi. Well, Sunsparks din with the Esmeralda. Pero I think sobrang kabisado kasi ng Onic dito yung galaw ng show. Kung pipitas ba o hindi pipitas. Dahil pipitas dito, actually isa lang pala yun. I make that 2-1:1 uh-huh. On a tight situation. Even mo na kayo kung sa Ken, pero mga out na lang. 1-1. Ladies and gentlemen, intense pa rin ang nangyayaring gera. Kahit yung unang role eh, ng targeting dito ni KLBJ kung saan muna napunta bago niya ilipat. Pero ayun, bato lang kung bato muna ng skills dito. Not because they are mindless when it comes down to it, but rather because they need to really react. Punish whatever they can. Ibitaw ang lahat ng pwede nilang mabitaw. At tingnan natin ngayon because the first prompt of the first headline here para sa laro natin would be a turtle fight here. Nakakuha dito si Grid of Divine Judgment. Pwede doon lamang yung show ng kabila. Iyak doon na nakatakas na. Kinuha siya may pinakaharapan. But the turtle has been secured still by the members dito ng Onic PH. Wow, Dlar is having a good game right now. Getting the turtle and getting 2 kills dito. This is a tight situation para kay KLBJ. Mamaya paring Shinbu. Kaya siya napilitan dito mag-purify. Kasi si Dlar pwede siyang targetin anytime, advantage. Onic PH still with the same type of lineup kanina nung game number 2 na hindi sila pumipilit ng 5-on-5 rumble. Daanin natin sa lane sustain, sa pick-offs, at sa pag-control ng waves. Totoo yan. Hindi, wag rumble. 5-on-5, unite. 5-on-5, unite. Unite. Ganun lang. Yeah. Ang titignan nila dito, no? Medyo, yung Sunsparks kasi, mas sila dapat yung aggressive kasi they have the Kimi, and they have the Kaje. Pero Onic yung nagdidikta lagi ng tempo. Nako. Nako, si Ezra Scarlet Tol umu-online dito dahan-dahan on that Freya, ha? Freya! Hindi naman. Nagpaparamdam si Wise. Inaantay niya lang mag-burn ng isang phantom stepping. Antay niya lang mag-burn. Isa pa. Ayaw na. Tagal. That was a good outplay coming in from Kiluwash dito. Mga kaibigan, 2-2, biruin mo tatlo yun, Kuya Shinbo. Ha? And yung Freya kasi, built yan for long drone fights eh.
Yes, yes, yun totoo. Yung ano eh, the ultimate fighter. Indeed, indeed. Passive. Oh. Yes, oh, improve na improve talaga yan. Si Maring Freya dito. Kimi mo may racket? Tingnan natin kung bakit. Dahil si Dilar ang magiging target. That's how it's done para sa mga membro dito ng Sunsparks. And wow, this is what you want if you have this Kimi composition. After a kill, immediate push. Pwede pa nila mapush yung baba. Parehas ang plano nila dito. Pero si JP kaya ay matataya. Mukhang hindi na dahil nasa baba yung kanila. Down. Tapos may malayo din yung choke. That is a tower for a tower. A tower pa ba dito ang side ng Onic? Ang malas sila dito dahil mas malapit yung Sunsparks sa turtle. Give factor yung turtle dito. We know yung turtle. Pabalik ng bahay niya. Ang naging main cup dito ngayon ay CQ pa. Grab flash into the front line. Namamaga kanyang lumpia. Pero hindi na yung ilalaban muna ng mga taga Onic PH. Interesting decision there mula sa Onic PH not to take the fight. The biggest respect probably from the engage of Sunsparks, especially on this kill was Freya. Yan, nire-respeto nila yung Freya. Nire-respeto din nila yung Divine Judgment ni Grid dito. Grid also having the flicker. Pwede siya mag-take ng mga clutch Divine Judgment. Pero oh, the Queen is still here. Oh my Venus with a huge pick off too. Kuya Shinbu, grabe, and wala na talaga ako masabi. Yes, they need to be mindful on that one. Going back on the situation of this game, I believe kahit hindi ganun kalaki yung lamang, no? 16k pa rin tayo. All thirds are taken in against Onic PH. Had it been na hindi lang nakatulak dito sa iba, baka madehado sila sa laro. Konting tulak pa lang ng Sunsparks doon, baka they have better control of the game na. Because they lost control of this river. So ang ginawa ng Onyx, they concentrated their forces here onto the lower side of the map. Habang iniiwan naman nila yung top lane side, although leaving Cho doon, pero tingnan mo si Cho ha, kahit si paring iyak doon, nagtatago lang mo sa side brush to figure out, nasan yung Kaja? Yun nga eh. Nasan yung birdie? Ito na yung mga type na ano, ito na yung mga type ng nanlaro na ano na to, paring Shinbu, no? Yung hide and seek type na laruan, yung wag ka muna magpapakita, classic mobile, eh paano, naku, halos mo. Makunachi yan. Pero... Ganyan mo malaga. Oh! Kaya, Jin! Wild card! Oh! Yun lang sinasabi natin! Aray, Benji! Oh! Kung hindi na lang may flame shot, mga kaibigan, sumali na sa laban. Hindi lang Ghost Spider, kundi si paring Rekka. Tingnan natin dito sa may madadasan as we have the members of Sunsparks now hugging this inner top lane turret. Grabe! That is the power of the Freya, di ba? Kaya niya outplay ng ganon. Tinatamo the Queen! Oh my! Still not giving up on that kill. Is this going to be a trade? Let's see, napadepensa na ngayon dito. Kimiko, tol, ha? Dito maganda, Kimiko. Walang minions, tol. That would mean, Iyakno onto the side. Make a turn of Seer. Iyakno taking the fight. Walang Divine Judgmentis. Tapos, tamo, hindi nagmintis. Yung si Fanny Cho doon. Namatay yung Kim. Habang kumahapon ng mga membro ngayon ng Onic PH. Gonna be JP here. Giving the double kill onto the carry ng gigigil. Habol yung Chicho Dog. That is it. That's it for them. It doesn't matter. They were able to retaliate from the top lane side with a good backstab mula kay Iyakno kasama si Paring Wise. Wow! Onic PH playing the map ng sobrang lupit. Kuya Shinbu, akala natin magiging late yung TP nila dito, pero man, Iyakno with the right choice to flank, di ba? Ang problem ng Sunsparks, sila naman yung nawan yung hindi nila push kaagad. I think masyado rin silang pumasok doon, trying to engage. Man, sobrang commendable si The Queen dito. Oh my Venus, with the cheap chudog pare. Nakakuna na malibong, Link, humarap si ano, humarap si Kel BJ kay Pujakin. And what happened? Ginert-gert lang din siya nung aso dogs. Ang ganda ng combo na yon, tol. Ang kailangan mo lang after that Hurricane Dance is to have your dog join the party. And that was it. Kakabuhay lang, kakalabas lang ni Kel doon. That's not good. Sunsparks. Sunsparks, tol. I think, yan kanina sabi ko lamang Sunsparks ngayon, nawala na yon kung ano man yon. Yeah, napakaganda kasi nung pitas na nagawa ng Onic kanina nung hinabol nila yung Sunsparks nung nag-push sila sa top lane. And mind you, oh my Venus, this is so interesting. Kaya Shinbu, cursed helmet item on the Popol NQ pa. Meron kang extra wave clear kahit wala ka sa mapa. Yung chichudog lang yung panggamit mo. That's why naging lamang ang Onic in terms of pressuring or minion controlling yes. every lane. Yes, and the problem there is of the traps. Ayan pa.
Diba? The location control on that part. They have a nice trap as well before Prelude to the Lord, and the Lord already out para sa mapa natin. 6-10 sa laro, tol. 5,000 ang lamang ngayon. Hoy, doon ng Onic PH. Ineject pa ba yung teammates niya? Ano kaya nangyayari dito sa Onic PH? Nakuha na ba nila yung confidence na hinahanap nila dito sa laro? Mukhang eto na ata yon, pare. Wow, KLBJ going eto now na. For the init lamig tol, type of gaming. Pero delikado, ha? The last time that they fought, natalo ang Onic. Ito na ba ang paghihiganti? Is this a prelude to the finals, to the playoffs? Oh my God. Ito na ba yon? This is intense, man. 10 minutes in, but the chichog. Bantayan nyo. My Venus is doing it. Bantayan nyo mabuti kung paano ito lalaroin ng Sunsparks. They're the one on the defense. Let's see. Ang mahirap dito kasi pag defensive key, may energy transformation mo, mas gagamitan mo eh. Hindi sulit, Chi. Ang spam, hindi sulit eh. Hindi sulit extend eh. Okay, Chicho Dog on. May isa bang? Yun, lalapit si Fusakin. Masyadong malalim. Mamba out. Mamba out na yun. Grid! Oh, yan si Grid! Taloy! Oh, ito may transpertol! Oh, my God! Yan, may kilungas dito. Wala, bumibelo. Belo lang. Beluhan. Sino man? Iwan si Kuya Pusa. And nice! Si JP pala yun! Ako mo! Iyakto! Ano pa mamatay? Iyakto! Pulnado na din! Grid! With okay. The ultimate DJ! With the ultimate DJ, yeah. They have to bama out! Oh my, Venus was able to fall back. At least may chichudog sila. Pag-stop ng Minions, pag-cut ng Minions, pang-wave clear at pang-control ng mapa. That was very risky, pero highlight play mula kay Grid. Grabe! Shout out sa pares ni Grid. Look at this! Sobrang ganda nung kuha niya dito kay Wise. Wise, tol! Oh my! Kaya hindi mo mapatay si Wise dun eh. Madidisipan si Wise dun eh. Grabe na bato eh. Hindi rin nakala yata ng Sparks yung play gagawin ni Grid. Hindi na follow up ng todo. Pero okay lang. Okay pa rin. Good play pa rin. Tama ka Kuya Shinbu. At mahirap yun ah. Mahirap gawin yun. Especially na may Chicho Dog. May ibang unit. Di ba? Tapos may limang hero na nasa tapat mo. Medyo kailangan ng super ultra pass hands. Mala solar hands yung galawa mo kapag ganung ano, kapag ganung plating divine judgment, kapag ganung DJ. Pag ganitong level ng ano eh, pag ganitong level ng MLB Bitol, kailangan mo ng anim na hinlalaki. Oo. Kailangan ano no, kailangan God thumbs. God thumbs. Oo. Kailangan God thumbs. That was clearly an outplay coming in from Sunsparks, and kumakapit pa rin sila. Onic PH, kailangan mas maging maingat sila ngayon doon sa mga divine judgment. Wala silang purify to cancel. Well, hindi na nga naka-cancel yun, di ba? Dati pa lang. Dati. Dati, ang tawag sa kanya, may pang-alon yun eh. Dati ang tawag sa kanya, Divine Judgmentis. Ano siya ngayon eh, parang suppressed status kasi ang Divine Judgment. So, pero tingnan mo yan ah. Wise here, position na tumulak ngayon sa bottom lane, inhibitor turret. Here comes the Kaja, pero na-control ka agad at ginert-gert ng asong nagwawala. Reflesha onto the wall, tol, binadi-block, pero merong konting iksikan doon at sa classroom sila ay nakalabas. Onic PH, pumunta pataas. Habang kumakaitmak naman ngayon si KLBJ dito, iyak doon, just hovering around on the top lane jungle side. Yung Onic, tol, nakakuha ng malinis na pressure alert. Ito na naman yung sitwasyon natin sa game 2. But they're sieging the inhibitors. Sobrang gandang block sana yon coming in from the Flesha. Pero yung Brinac niya may nakaharang na aso. Yung aso talaga, yung Chicho Dog talaga dito. Hindi makalapit yung Sunsparks eh. Wala. Actually, naka parang around 80 degrees angle yung ano eh, wall niya. Kung na 90 degrees na yon tol, full block sana yon. Full block sana, pero mga ganung situation, ano na kasi clutch na yun eh. Parang hindi lang si Triangle tol. Kulang sa geometry. Kulang sa ano, sa algo. Algorithm. Sa Pythagorean theorem, hindi na-solve eh. Now, pressure na. Ang laki ng pressure. At ito mahirap kasi defensive gaming ngayon yung situation ni KLBJ, di ba? Remember, that the Kimi, if she is pushing turrets, if she is establishing pressure. Pero ngayon, kung siya yung napapapush back dito, ang hirap, hindi niya nasusuportan yung mga teammates niya. At kahit si Grid, na-check ka agad dito, nung aso, na-scout ka agad kung saan manggagaling yung manok. Na-scout din yung mga ano, yung mga energy transformation ng aso. Actually, Kuya Shinbu, full slot na si ano, si KLBJ. Ang pwede niya lang gawin siguro magbenta ng Raptor's Machete, probably gawin niyang immortality or any defensive item kasi malambot pa rin siya ngayon. Pero sa ganito ha, mapupunit. Unit yan si Wise mamaya. Sunog yan. Sunog. Sunog baga. Sunogan. Sunogan 2020. Ay, nako, tol. Kita-kita at medyo bagal yung backtake ngayon sa Lord. Wise here, kiting back reflect siya. Abawi stepping in kasi si Dilar naman activate smart missiles, kiting back. JP, sa may pwesto, sa may pinakaharapan, hindi pa tumatalo si JP dito, tol. Half health ang buhay ngayon ng Lord. At
Chichon Dog sa may pinakan. At tita mo gumita naman, si Raplesh na nagwawala habang si Kilua siya kinaipit, tol! Oh, pero yun yung napakaganda bowling style. Ang daming naman, JP, may talo din ang side of Ram twice. Wala doon na dedicate siya. Pero hindi line-up. Nasunog, JP! Lunggan, 20-20! And meron si Arminion Stall ang kapal ng dead timers ngayon. Full second of the 22 seconds. Umi-split push ngayon si Iyakno dito. Ginagawa niya yung best niya para makapag-stall out. Tingnan natin kung ano magagawa niya dito sa may mismong gitna. Wave clear there is fast. Turn and take is fast. Because bakit? Meron tayong team at di niya kailangan ng racket. Kalama kalahating minuto. Iyakno with the play. Kailangan to. Iyakno, good ball sa Iyakno. Iyakno, the base. My minions squishing! Getting the victory! 2-1 against ONPH!